isa, dalawa, tatlo. Tatlong skim coat po ng kutsara ang katumbas ng isang kutsarang semento. Yung iba ginagawa nila. Umaga sa inyo mga kaibigas, dito sa video po natin ngayon, gagawa po tayo ng moldura para dito sa ating pinto. So pero dito sa moldura ang gagawin natin, medyo kakaiba ito kumpara dun sa nakasanayan nating pagmumuldura. Sa pagmumuldura kasi na nakasanayan natin mga kaibigas, meron tayong ginagamit na pattern, tapos minumuldi natin ito, precast man yan, o kaya direkta po dito mga kaibigas. Pero sa gagawin natin ngayon, hindi na po natin kailangan ng panghulma. Ang gagawin po nating moldings dito sa ating pinto ay stone, mga bato. Pero siguradong magugustuhan po ninyo ito. Ang unang gagawin natin mga kaibigas, kukuha po tayo ng 20 cm. So gagamit lang po tayo ng level bar o kaya naman metro. So 20 cm, ito yung nakuha natin. Kung nakuha nyo na po yung 20 cm dito mga kaibigas, kukunin nyo naman ngayon yung 20 cm din sa baba. Sa baba tayo. Yan. Yan po. Kunin nyo lang po yung 20 cm. Ganoon din sa kabila. Yan, 20 cm. Tapos yung baba. Dito rin po sa taas, 20 cm din tayo. Naguhitan po natin mga kaibigas yung linya para maging guide natin. Kung meron kayong barang mahaba, pwede nyo gamitin yun para mas madaling gamitin o mas madaling gawin. Ang purpose lang nito mga kaibigas is guide. Gagamitin natin bilang guide. Itong guide na to kasi hindi tayo pwedeng lumampas dito. Kaya maglalagay tayo ng line. Dito rin sa kabila. So nakuha na po natin yung pagkaka-eskwala nito saka yung sa dulo. So pag nakuha na po ninyo yung eskwala mga kaibigas, magdadagdag tayo ng 20 mula dito. So kuhatin nyo natin. Tapos guhitan po ninyo yung 20. Yan. Yan. Pag mula dito sa may guhit natin, kuha tayo ng 20 ulit. Kuhain natin yung level nito. Guhitan natin mula doon. Pagkatapos kunin natin yung pantay na guhit niya. So magmumukha po itong ganito mga kaibigas. Kumbaga may extra. So nakuha na po natin yung line natin. Naglagay na rin tayo dito ng extra. So mga ka-ideas po natin na mas okay na sa inyo yung walang ganito, okay lang din. Hindi nyo na ilalagay yan. Pero kung gusto nyo ng ganito, ilagay nyo lang po. Kasi maganda rin pong pampadagdag design sa ating moldura. Next naman, gagamit kayo ng ganitong materyales. So meron tayo ditong uno na concrete nail, tsaka martilyo. Ang gagawin natin, magpapako po tayo dito mga ka-ideas ng mga pako. Tapos lalagyan natin ng alambre. Dahilan po mga ka-ideas kung bakit tayo naglalagay ng mga pako, pagkakapitan po o pagiging brace ng ating moldings dito. Sa pattern po ng ating mga pako, random po yan kahit anong maging pattern. Pwede nyo pong sundan yung pattern natin na palikuliko o kaya naman diretso na dalawa o kahit isa. Depende yan mga ka-ideas kung makapal po yung inyong gagamitin, mabigat, kailangan po ng mas maraming brace. Pero kung sakaling manipis lamang at hindi ganun kakapalan, okay na po yung ganitong paglalagay ng brace. So ingat-ingat lang po mga kaibigas sa pagpapako ng concrete nail. Kasunod pong gagamitin natin mga kaibigas ay itong alambre at ipapaikot natin ito dito. Itong alambre po natin, sisimulan po natin to sa pagpabalok dito sa baba. So paikotin po natin yan. Ang importante is kakapit dito yung ating gagamitin. Magdabrace nito.
So yun po mga ka-ideas, makikita ninyo dito yung ating alambre. Single lang po yung ginamit natin dito, pero kung gusto po ninyong mas makapal, pwede nyo po itong doblehen. At saka kung mas marami kayong nilagay na concrete nail, mas marami po kayong magagamit na alambre para dito. Pero dito sa design natin, hindi na po natin kailangan ng ganun kakapal o karaming alambre, kaya ganito lang po kanipis. So na-prepare na po natin yung ating paglalagyan. So ready na po ito para maglagay ng semento or kahit na skim coat or kahit ano pong pwedeng gamitin dito para magawa yung ating moldura. So ang gagawin na lang natin ngayon, magtitimpla tayo. I-explain ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. So curious na ba kayo kung ano yun? Kasi hindi po ito semento na hollow, nagkaraniwang nakikita natin. Gagamit po tayo ngayon ng skim coat, powder skim coat, mixed with cement. So gagawin po natin, pagmimixin po natin ito. At ipapakita ko sa inyo na isa po ito sa mga magandang mixing ng cement at saka skim coat na magagamit po ninyo sa pagdi-design. So kailangan po natin ng lalagyan, kahit timba po yan, okay na yan. Then, kukuha po tayo ng semento, ito yung ginagamit natin na semento. So kukuha po kayo ng isang kutsara nito. Ayan. Isa. Dalawa. Hello. Tatlong skim coat po ng kutsara ang katumbas ng isang kutsarang semento. Yung iba ginagawa nila, limang kutsarang skim coat tapos isang kutsara ng semento. Pero dito po sa video natin, sa gagawin nating design, 3:1 lang po tayo. Okay? Tatlong skim coat, isang semento. Isang semento ulit, tapos tatlong skim coat. Tsaka natin i-mix mga ideas. Tsaka natin ngayon lalagyan ng tubig. So lagyan na natin ng tubig. Tansyahan lang po sa paglalagay ng tubig mga ka-ideas, kailangan po ninyong makuha yung lapot na magandang gamitin para sa pagdi-design. So kailangan hindi po basa ito masyado, no? So ayan mga ka-ideas, nakuha na natin yung mixture natin. So dapat ganyan po kalapot para mabilis matuyo, madaling ihulma. Ayan. Ayan. Samahan nyo ako na maghulma ng ating moldura dito. Basta ang goal natin mga ka-ideas, okay yung lalampas sa line. Ipahid lang natin 'to ng ipahid kasi ang kagandahan nito kapag na-mix natin sa may skim coat, hindi siya basta-basta natutuyo tulad ng semento. So kahit na matapalan natin 'to lahat, walang problema. Madali lang natin 'tong uukitan. So kunin lang po ninyo yung unang kapal kung gaano kakapal yung gusto ninyo. So unang ginawa natin mga ka-ideas is pinatungan natin ng unang coating. Yung unang coating natin ito po yon. So medyo manipis pa siya. Tapos patutuyuin niyo po ito ng mga ilang minuto bago po tayo magpatong ng second coating natin. So pansinin niyo dito, medyo tiyo na siya kumpara kanina. Papatungan na natin to. So nakapag second coating na tayo mga ka-ideas. Ang gagawin po natin ngayon is kukuha lang po kayo ng panglinya po ninyo. So i-okay na po natin dito yung itsura na magiging bato natin. Pero hindi pa po ito yung final kasi mayroon pa tayong third coating dito. So after nating maguhitan ito ng mga linya natin, patutuyuin po natin ito ng kaunti tsaka natin papatungan. Pero yung may line, hindi na po natin yung tatakpan. So ang mangyayari doon, tayo yung magkocontrol kung gaano kataba yung isang part. Tapos yung isang bato ay
medyo nakalupog siya or nakaangat, mas madali po natin kasi yun na malalagyan ng style yung design natin na bato. So yun ang gagawin natin ngayon. Mag-uukit lang tayo. Ganyan. Malambot pa ito mga ka-ideas, pero ayos lang yan. Skim coat naman to na may simento. Madali lang natin itong lihilihain kung sakaling may kailangang i-repair. Ano. Tayo na rin bahala kung gaano kalaki yung spacing natin. Kung hindi man malalim yung linya ninyo, walang problema dyan. Kasi tataparan pa naman natin, lalalim din lang. Magiging malalim din yan kapag nagdagdag tayo dito. Yan, okay, pa, okay na yan. Halipan natin yan sa susunod. Dito rin. Lagay nyo lang dito mga ka-ideas, mga gamit pa. Pagdating naman sa shape ng ating bato, kayo na yung bahala. Pwede nyong gayahin itong style ng bato ko na ginagamit. Or pwede kayong gumawa ng sarili ninyong bato. Pwede yung mga square, bilog, kung gaano kalaki. Pero sa atin, iba-iba. May square, may maliliit at may malalaki. Random to ang gagawin natin. So mapapansin nyo dito mga ka-ideas na naglagay na tayo ng line, nagmumukha na siyang maganda. Nagsisimula na pong makita ninyo kung ano yung kalalabasan nito kasi nakita nyo na po yung line ng ating mga bato. Pero hindi pa po ito yung final result mga ka-ideas. Ano? Kitang-kita nyo naman po na parang flat na flat pa rin siya. Hindi pa rin siya nagmumukhang parang muldura kasi parang matamlay pang tignan. Pero kapag napatuyo pa natin ng konti, medyo basa pa kasi mga ideas, pauumbukin natin to, pabibilugin natin to. Yan, para talaga siyang bato na inilagay, ininstall. Tsaka yung malalalim ditong line, mas lalalim pa yan mga ideas. Kaya mas magiging litaw na litaw yung bato natin. Okay mga ka-ideas, naglagay na po tayo dito ng skim coat na may semento dito. Pinahida na rin natin ito mga ka-ideas. Sa mangyayari dito, okay na rin yung taas, tapos itong side. Sa mangyayari dito, dahil natapalan na natin ito, itong ano ng hamba natin, magmumukha na siyang parang buo. So bubuuin natin ito dito para parang maging totoo na bato na ipinagpatong-patong natin. Tapos ginawa nating hamba na ng pinto kasama na ng muldura. Pero syempre, dadagdagan natin. Ito, nakapag-umpisa na tayo nagdagdag dito. So, papansin niyo sa side, mas malaki na siya. Mas nakabukol. Mas naging round. Kumpara dun sa ganito, na flat na flat pa. Pero dadagdagan din natin to para maging realistic yung itsura niya. So dadagdagan po natin ito mga ka-ideas, no? So nakita nyo dito sa taas, yan, yung mga part na yan, inatapalan na natin. Compare nung una, flat na flat, pero ngayon, no? Parang nabubuhay na yung pagkakagawa dun sa bato. So yun, dito na tayo mga ka-ideas. Ganito yung ginagawa natin. Dinadagdagan natin ng ganyan, tapos isinusunod natin doon sa pattern ng lining. Basta importante dito mga ideas, yung lining natin, huwag nyo pong tatakpan yan. Kailangan yan na po yung magiging lining nyo. Tsaka huwag kayong mag-alala kung hindi pa gaanong maayos. Kasi lilihain naman natin ito mga ideas, no? Lilihain natin, mawawala lang din yung mga
part na parang hindi siya makinis. Makawala din yan. So okay mag-alala doon mga kaibigan. So yun mga ka-ideas, natapos na po natin na patungan. So natapos na natin yung taas, itong sa kanan, tapos itong kaliwa natin. So ngayon ang gagawin natin habang pinapatuyo ito at lilihain, ang gagawin natin itong pinahiran natin dito sa gilid, ito, dito, tapos yung dito, is lalagyan natin ng lining. So yung lining na to ay susunod dito sa lining natin dito sa moldura natin. So tingnan natin, i-example ko sa inyo. Dito natin kunin yung example mga ideas para makita po ninyo kung paano ginagawa yan. No? So yung lining nito, dito nakatapat, susundan lang po natin to. Yan, kahit hindi naman straight na straight, okay lang yan. Ano? Kahit ano pong pangkuskos na gagamitin nyo, okay lang. Kung sakaling manipis pa po ito para sa inyo, pwede nyo dagdagan ng skim coat natin na may semento. Kung nakukulangan kayo, pwede natin dagdagan yan, itong lining na to. Para kumapal. Okay, lining, ilalining muna natin. Tapos dito rin, yung kabilang lining. Para magmumukha talaga siyang iisa. Isipin nyo yun, parang ipinatong. So yun mga ka-ideas, no? Kita nyo na, nagkaroon na tayo ng linings, no? Ngayon, kung sakaling manipis pa para sa inyo, ito, pwede nyo pong dagdagan para lumalim yung lining dito. Pero dito sa gagawin ko, okay na po yung lalim nito, hindi ko nagdadagdagan. Kasi kapag naglagay naman ako ng pintura dito, nilagyan ko yung lining nito, mapapansin naman na po yung cutting ng ating mga bato. So hindi ko nagdadagdagan. Pero kung sa inyo, kung gusto nyo dagdagan, okay lang, ano? Basta importante, hindi po yan nakakaharang sa inyong pinto. Kung magiging dahilan na po yung pagdagdag nyo dito para bumangga yung pinto ninyo, huwag nyo na pong dagdagan, okay na to. So yan, natapos na natin, lalagyan ng lining, pati itong taas, you know. Okay, parang na silang buo. Mas magpagmumukhain pa natin parang totoong batuyan kapag napinturaan na natin. Dito rin to, you know. Meron na rin dito, linings natin. Yan, pababa. Yan. So ayan na po yung ating kabuuan na ginawa mga ka-ideas. Patutuyuin na lang po natin to kahit na mga palipasin nyo yung isang araw mga ka-ideas. Mas okay yun. Para matuyong tuyo, mas madaling lihain. Kasi kapag medyo masapa tapos nilihan ninyo mga ka-ideas, kakapit lang yung skim coat na may semento natin doon sa inyong sandpaper o liha. Kaya masasayang lang yung ano nyo, masasayang lang yung pagod ninyo. Patuyuin na lang ng husto, pagkatapos lihain, pwede na po natin itong pinturahan. Kung nagustuhan po ninyo yung video natin ito, sana po'y magbigay kayo ng like. Subscribe na po sa mga bago pa lang para makita po ninyo yung kabuuan nito sa part 2 natin. At mag-comment po kayo mga ka-ideas kung nagustuhan po ninyo ito, kung may suggestion kayo, or meron kayong naiisip na iba pang mga design. So yung video po natin ito ay hanggang dito na. Tapos abangan po ninyo yung part 2 nito. Sa part 2, lilihain natin to. Pagkatapos nating lihain, pipinturahan natin to. Tuturo ko sa inyo kung anong klaseng pintura yung maganda dito. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. At sisiguraduhin po natin na magugustuhan po ng mga ideas natin itong idea na to. So, kita po tayo sa part 2.